atin pong topic ngayon, mga kabigwas. Ito, sa mga nakikinig po sa radyo, sa atin pong himpilan, ako po ay bumabati sa inyo at magandang umaga sa mga nakikinig at mga naka-tune in ngayon. Ang atin pong topic ngayon, ito po, carbon dating at private DNA ang request ng lawyer ni Liubert Dasmariñas. Yan ha. At pangalawa, Liubert Dasmariñas na nawagan sa mga kanyang kamag-anak na huwag naman siyang isakripisyo dahil lang sa pera. Talaga naman ano? Dahil lang sa pakinabang, sulsulan ka pa, takot-takutin ka pa, lalo na yung nakadikit sa kanyang policewoman no umano, na laging pinapag-uras, hindi sumusunod, ay sinasabihan na wala kang utang na loob. E paano kung lubabas ang katotohanan? Paano yan, Day? Sakripisyo ka ngayon. Ikaw pa naman ata naghanap buhay, wala ata trabaho asawa mo. Paano yan? Kaya mga kabigwas, marami ngayong nag-aantay. At ang kabilang himpilan naman, lalo na yung bandera. Lalo na po yung bandera. Alam nyo po ba ang ginagawa nila sa akin? Ha, gagamit na sila ng ghost account, ha, yung mga trolls. Gagamit na yan sila ng trolls. Ilabas mo na yung mga hawak mong ebidensya. Yun pala gusto nilang paghandaan. Kaya tama ngayon sabi ng abogado ko, huwag mong ilabas, dahan-dahanin mo. Dahil paghahandaan nila yan eh. Tulad niyan, yung isa kong source na in-interview ko na, napanood naman ninyo, detalyado, sinalaysay, kung saan kinuha ang kalansay. Ha? Eh, ito na. Pinaghandaan na nila. Sigurado yan. Maniwala kayo. Isang araw, i-interviewin nila sa bandera yan. Si Nicole, para linisin ang pangalan nila. Maniwala kayo, pag lumabas yan, sabi ko na sa inyo, hey, alam ko na plano nila. Kaya nga hindi ko mailabas-labas yung iilan pa nating ebidensya dahil paghahandaan nila yan. Kasi ito nga, kaya nga sabi ko, ang tawag sa EBS-CBN eh, kapamilya. Ang tawag sa GMA, kapuso. Ang tawag sa PTB4, kapatid. Kapatiran. Sa ID25, kapatiran. Pagdating sa bandera, kasabwat. Ano tawag natin sa kanya? Tandaan niyo, pag lumutang si Nicole sa bandera, para linisin ang pangalan ng mga pulis o i-deny yung mga ganito. Alam na namin yan. Jablo ka mo. Kaya yung mga nakikisaw-saw dyan, grabing inggit na eh. Nakikisaw-saw na. Bumabadat. Gusto ng banatan ako ng banatan sa kanilang programa. Gustong sumikat eh. Pero tandaan ninyo ha. Hoy, mag-ingat kayo. Baka yung mga pinagbubuntisan ninyo, magsalita sa akin, ha? Mag-ingat kayo. Mapukpok ba kayo ng martilyo ng asawa ninyo? May dalawa ng nagre-reklamo sa akin. Tandaan ninyo. Baka malaman ng asawa ninyo pag oras nagsalita yan dito. At tandaan ninyo. Mamamaalam kayo bigla. Tandaan ninyo yan. Ha? Normal lang naman yan na may nagustuhan kayo. Dala ng kalibugan ninyo yan. Pero, pag oras na napupuno ako at magsalita yan, ha? Ay, hudyat lang naman ang aking naantay sa mga iyan eh. Lalo na yung nabuntisan ninyo, lalo't hindi ninyo nabibigyan ng suporta yan. Pag nagsalita dito yan, baka mamaya, lalo kayong mamumroblema, boy. Yan ang sinasabi ko, parang ako si Juan eh. Bago ako pumasok sa larangan, binakraon ko na kayo lahat. Antayin ninyo, huwag kayong magkamali. Kaya isa lang ang nahimpilan ang pinagtututukan ko. Isang himpilan lang, kasi sinungaling talaga eh. May sumabit pa. Ang alam ko, inaawa ang aking laging inaano lamang dyan eh.
ang gusto kong magbago itong si Elgin Damasco at si Louie. Eh gusto pang sumausaw itong iba, gusto at sumikat. Ay paglumutang yung mga pinagbubuntisan niyo, ingat kayo. Baka bigla kayo magsabi, "Nanay, tulong po! Binugbog po ako ng asawa ko." Ah, di ba? Ay ingat-ingat kayo. Ah, huwag kayong makisawsaw. Mga kabigwas, bago tayo mag-umpisa, basahin ko muna yung mga nanonood ngayon. Nasaan nyo? Una. Nagtatawa na sila. Mac, Dila, may alam itong mga nagtatawa. May alam. Tingnan kasi kayo, kung gusto nyo sumikat, gumawa kayo ng ibang format. Huwag kayo makikisaw-saw sa akin. Nako, kilala ko pa naman. Aywan ko lang sa inyong dalawa. Baka mamaya, magsabi kayo, bago kayo umuwi sa inyong tahanan, maglagay na kayo ng helmet, maglagay na kayo ng face shield, para hindi sasalubong yung takip ng kaldero, plato, sandok sa mukha ninyo. Ha? Sabi ni si Delirio Rivera, Sir Tommy, nakakawili ka, panoorin. Eto naman, Iman Supremo, shout out from Riyadh. Okay. Wala na? Dami. Ito. Oh, hindi na mabasa kung ano to. Ay, ganun, ganun. Salamat sa 2,000 higit na mga nanonood ngayon ng live. Okay. Ito na po. Ito. Alam ko na maraming alam tong mga ano na to eh. Eh, kausap ko pa naman yan minsan. Sige kayo. Bahala kayo. Sige kayo. Sabi dito ng 542. Sir Tommy, napanood ko na yung video na tanim kalansa. Totoo nga. Eto. Good evening po, Idol. Ingat ka po sa mga ebidensya niyong hawak. Baka abangan ka ng mga maligno. Dadahan po. God bless po. Tandaan niyo, kapag nagpa-interview na yan, si Nicole, di ba kailangan natin i-save si Nicole? Oras na nagpa-interview na si Nicole sa bandera, yun na. Sinabi ko na sa inyo eh, yan ang laro nila. Kaya nga, sinulsulan nila ako ng sinulsulan na ilabas yung mga ebidensya. Eh, hindi naman ako utak munggo eh. Sa tagal ko na sa industriyang ito, saan lugar ako nakarating, ang format ko talaga ay hard commentary. Ngayon, susulsulan niko, labas nyo na! Oh, nalala po ninyo yung tagal ko nang sinasabi sa inyo na nagsalita kasi itong si Diwinding Itim na ang sabi niya, mayroon lang akong malalaman, Louie LaRusa, na bagong video na ikaw ay humihit-hit pa, tatanggalin kita sa himpilan ko. Ang galing. Lo, Eljen, gusto mo mapanood? Matagal na, di ba? Matagal ko na. Noon din ninyo ako sinulsulan na ilabas na. Siguro napapanahon na. Na ilabas. Gusto nyo? Ito nga, play natin. Bagong... O, diba? Matagal na ninyo akong inahamon. Ako kasi, mahilig akong magtago ng ebidensya. Ngayon, sabi ninyo noon, wala ka namang hawak na bago eh. Puro ka lang dal-dal eh. Ay, gusto mo bago? Elgin, sabi mo noon, ito sa totoo lang, Elgin, lalo kang liliit kapag hindi mo ito tinupad. Sabi mo si Bakin mo, si Louie LaRusa, kapag nag-hit-hit at may nakita kang bagong video. Pag hindi mo ito sinibak, si Louie LaRusa, ibig sabihin, ikaw yung sinungaling na broadcaster. Lalo kang liliit, mga mo ispalto yung singit mo. Tingnan ninyo ha! Bagong-bago! Habang humihit-hit. Yoko! Ito! Yan! Game! Ayon si Louie habang humihit-hit ng bago. Ayan o! Kita nyo na! Yan o! Bagong-bago yan! Ano? Ayan o! Nakasanglas piyan siya tanghaling tapat. Ayan! Ano? Louie! Elgin! Ano sinasabi mo? Sibakin mo si Louie kapag mayroong bagong video. Ayan o!
bagong-bago. Hindi ka na konsensya yan. Kapag hindi mo sinibak yan, sinungaling ka talaga, Eljin Damasco. Ano? Oh, sarap ng hagod. Ang sarap ng hagod. Ayan. Sige pa nga. Oh, poisos, Ginoo ko. Ayan. Bagong video. Yan ang bandera. Paniniwalaan pa ninyo? Pugad ng adik? Bigwas. Bigwas. Oh, ayan. Hoo. Higo pa, Luwe. Higo pa. Yan. Yan. Luwe, di ba? Oh, higo pa, higo. Sige, namatay yung ang ano ilaw eh. Sige, higop. Yan. Sige, oh, umusok-usok pababa. Sige, Luwe. Yan. Kita nyo na. I-post mo na. Marami pa tayo ilalabas eh. Tama na yan. Patikim natin yan kay Eljin. Eljin, sabi mo si bakin mo. Sa? Abangan ko bukas ha. Ha? Abangan ko bukas yan ha. Sabi mo, sisibakin mo kapag may bagong video. O ngayon, sigurado tatanggalan na naman ang allowance ng City Hall yan. Di ba? Hoy, dalawang boy. Huwag kayo makisaw-saw sa laban ha, dalawang boy. Baka mamaya isang araw, magulanta kayo. Sige kayo. Ingat ha, sampul lang yon. Yung pinagbubuntisan lang ninyo ang aking isinampul. Marami akong hawak sa inyo. Kita nyo na. Tapos sasabihin ninyo ako sinungaling. Kaya hindi ninyo ako mapipersa na ilabas kagad ang ibang video. Kasi pinag-aralan ko po ng husto bago ilabas. At yan ay napapanahon. Hindi yan pang uujok. Ah, ito tinaman sabi ko sa inyo eh. Kapag lumabas, si Nicole nagpapa-interview sa bandera, sumigaw na kayo lahat. Bandera ng kasinungalingan. Ba? Sinasabi ko na sa inyo eh. Si Bigwas, matagal ng investigative reporter. Bago nagiging news reporter, investigative reporter, bago nagiging pangulo ng mamamahayag, bago nagiging komentarista. Kaya, boy, ingat-ingat kayo, baka kayo susunod mapahiya. Di ba? O ano? Pasimula pa lang yun. Nakakahiya. Ngayon gusto ninyong gibain ang pahayag. Gusto ninyong gibain ang pahayag ni Liubert. Wala na tayo doon, mga kabigwas. Kung gusto ninyong parusahan si Liubert, ako nakukonsensya ako. May pusong tao ako, hindi ako hayop katulad nyo. Hindi ko kaano-ano si Liubert Dasmariñas. Pero nung makita ko ang pagkatao niyan, sabi ko nga eh, pati sa body language, pag-aralan nyo kung magawa ng isang tao o hindi. Baka gusto nyo pang lumabas ang totoo. Pati yung pag-kidnap doon sa ano, yung panghablot ng babae dyan sa bungkag. Lalabas dito yan. Sabi ko ganyan, napakarami nating hawak. Pero hindi ako kasing laki ng utak nila na kayang sulsulan. Yung video na yan ni Louis, ng ilang buwan na sa akin yan. Nga dalawa na ata. Pero hindi ko yan nilalabas. Kasi, hindi nga napapanahon. Ang totoong media, nagkahanap ng napapanahon. At kailangan maisisigwi ng maayos para mailabas at maitapik. Hindi ako katulad ninyo. Magkano ba sa buwatan ninyo dyan? Sa mga kriminal na yan? Isang araw, magugulanta na naman ang ating mga kababayan. May ilalabas na naman ako. Pero alam naman ninyong hindi ako lumalabas ng tahanan ko. Kusang dumarating dito yan? Bakit? Dahil ang taong bayan, kakampi ko. Bigwas! Bigwas!
Marami ng inargabyado sa Palawan na walang lakas loob na bumangga sa magkakasabwat na sindikato rito. Dahil takot silang mapatay. Big Wash! Big Wash! Kaya sabi ko na sa inyo, hindi ba kayo naawa kay Liubert na isang ordinaryong tao? Isang mangmang. Gusto ninyong parusahan kahit hindi malang nagawa ng taong yan. Sasabihin pa ninyo, binuhusan ng kimikal? Si Liubert makabili ng kimikal? Ipunit-punit na nga yung damit? Mayroon pang naglalasasabi, 300 meters ang distansya kaya hindi nangamoy. Hoy, pumunta kayo sa lugar. Wala ng 50 meters yun, pinuntahan ko. Pumunta kasi kayo. Hindi nga kayo pumunta sa lugar tapos sasabihin ninyo 300 meters kaya hindi nangangamoy ang bangkay. Basketbulan po yung mga almost 45 to 50 meters. Basketbulan yun. At yun ay daanan. At yung kamuting kahuyan ay napakalinis. Laging nililinis ng may-ari. Sa unahan kunti, mga estimate ko, nasa mga 100 meters yun. Bahay na rin. Dito sa kaliwa, nasa mga 75 meters yun. Tapos hindi nangamoy? Samantalang nagkadimandahan na sila doon dahil doon sa asong itinapon doon. Nakarating pa ng barangay dahil bakit tinapon doon, hindi ibinaon. Si Jubilin pa kaya? Tapos sasabihin ninyo, hindi nangamoy kasi 300 meters. Diyos ko porsanto, kung totoong may satanas, satanas kunin mo na itong mga taong ito, napakasinungaling. Ha? Anong sabi ng isa nating, bakit hindi rin sila naniniwala? Ito nga ang sabi niya Sir, ito lang ang aking masasabi sa inyo. Ang DNA, ayon sa narinig ko, sabi nila ng NBI, ang pinanggalingan ng sample ay kinuha sa magulang, extraction sa dugo at swab. At ang binigay na sample sa compact size skeletal remain that was turned over to the NBI. Sa makatuwid, sir, sabi niya ha, hindi kumuha ng panibagong sample ang NBI. Tingnan ninyo. Sa makatuwid po, hindi kumuha ng bagong sample ang NBI. Ang inuri ng NBI, yung tinurn over ng pulis. Bagamat sabi nila, close case, go. Tanggapin natin, close case na. Hindi na natin pag-usapan yan. Bagamat malaya kang nagbigay sa akin ng opinion, binasa ko po, sir. Ang gagawin natin ngayon, i-open natin. I-re-open natin ang investigation. Kaya ang gagawin ng lawyer natin ngayon, anong gagawin? Nandoon sa atin pong topic. Kailangan magkaroon ng carbon dating at private DNA. Doon na po. Ngayon, sa ating gagawin, mga kabigwas, kailangan natin, yun na yung sinasabi natin, pagtutulungan. Yung labag sa kalooban, huwag po kayo sumali sa amin. Kung hindi naman po ninyo kaya na tumulong. Dahil si Liubert, kung mapuntahan ninyo ang bahay nila, iwan ko lang kung makapag-isip kayo. Bakit ba ako nagkaganito? Dahil nalalaman ko na kung paano nangyari. Ang una palang diversion nila dapat, yung panghablot ng babae doon sa bungkag. Yun pala ang dapat isakripisyo nila. Nabaling kay Liubert. Sabi ko na sa inyo kumpleto na tayo sa detalye niyan. Kaya hindi natin ngayon mailabas-labas kaagad lahat. As per my lawyer, dahan-dahanin mo. Huwag kang magpasulsul niyan. Dahil pag-aaralan nila at pag-ahandaan nila ang sagot. O ngayon naman, dito sa gagawin natin, kung pag-ahandaan ninyo, itong carbon dating
at private DNA. Kung paghahandaan ninyo, sige, okay lang. Sa carbon dating po, mga kabigwas, malalaman kung ilang buwan or ilang taong patay yung buto. Ang baka mag-isip sila kagad, ay, kailangan palitan yung buto. Palitan! O, sige, palitan ninyo! Pero pagdating sa DNA, siguradong hindi na rin magmamatch yun. Kasi bago yun eh. Hindi ba? Sige, gawin na ninyo. Makapagyarihan kayo, di ba? Pero hindi namin sasabihin kung sino ang mag-anooy. Sino ang magsusuri niyan. Malalaman lang ninyo pag nagpa-presko na kami. Ang sa akin lang naman ipinaglalaban ko lang. Hindi ko kanong ano yan. Yung mga taong yan. Ang gusto ko lang katotohanan. Bakit maraming Pilipinong gusto na lumitaw ang katotohanan? Kung kayo'y mga kasabwat, payag na kayo, tanggap na ninyo, tanggapin na ninyo yan. Pero kami, hindi kami papayag. Baka mangyayari sa aming pamilya yan. Baka mangyayari sa aming mga kalahi yan. At hindi namin makamit ang hustisya. Kami ang naghahanap ng hustisya. Sana sa inyo lagi din yan mangyayari. Saan kayo maniniwala? Doon sa adik na istasyon? Ha? Na maraming adik? Nagkakanlong ng adik sa industriya itong bandera. Bakit hindi ito inimbestigahan? Magaling pang mangsulsul, sinulsulan pa niya si Pipito Alvarez, yung dating gobernur. Sinulsulan pa. Itong si adik pa nagsalita. Congressman, ayon kay Abili, nagpunta daw sa inyo daw dinala yung unggoy. May nagpo-post doon, hindi namin kilala yon. Nagpo-post doon sa page namin. Na umatake doon sa dating kongresman, sa dating gobernador. Pagkatapos ako ngayon pagbibintangan mo kung hindi ka ba masyadong bangag ka pa sa hinit-hit mong bago. Sinulsulan nila yung PNP. Sinulsulan nila ang NBI. Bakit? Masama na ba ang magsabi ng katotohanan? Kailangan ba parusahan ang magsasabi ng katotohanan? Pati mga vlogger gusto pa niyong sindakin? Katotohanan ang hanap namin. Anong klase kayong tao? Tao pa ba kayo? Salamat nga po pala ha sa pwersa ng Federation Citizen Crime Watch Special Task Force na talagang full support sila na tumutulong at pangalagaan ang akin pong seguridad. Mabuhay po kayo. Ito pong Citizen Crime Watch Task Force, Special Task Force dito sa Palawan na talagang nakasuporta talaga sa akin. Salamat po sa inyo. Kahit di wala akong maibigay sa inyong pagkain, kung sa sarili silang dala ng pagkain nila, mababantayan lang ako. Dahil ayaw umano nilang mangyayari uli sa dalawang broadcaster na tinumba dito. Salamat sa FCCW na Special Task Force. Maraming salamat sa inyo. Sa inyo pong pagsuporta at pangangalaga sa aking seguridad. Alam mo ba mga priskon dito, hindi kami kasama? Dahil itinituring na kami kalaban dito. Walang priskon dito kasama ang bigwas. Kaya hindi na lang ako nag-hire ng reporter. I-reporter ko isa na lang. Si Dong De Los Reyes. Kasi wala eh. Mag-hire ako ng reporter. Ayaw naman kaming imbitahin sa mga priskon. Ay, takot ata eh. Sabi nila wala daw ngipin. Tingnan nyo yung unang mga picture. Nandyan po may ngipin. Sa ibaba, kompleto po. Tapos sasabi nila walang ngipin. Baka natapalan ng paldo. Kaya walang ngipin. Sa totoo lang, kapag pinagawa atin na pong pina-carbon dating ito, malalaman kung kailan pinatay, kung ilang buwan ng yung patay, malalaman yun eh. Kung ilang taon na, malalaman yun. Tapos plus private na DNA. Nako, Diyos ko Lord, mukhang marami ang mawawalan ng trabaho. Ang kakampi ko, kayo. Kayo po ang kakampi ko para sa ating tagumpay. Hindi ko po kaano-ano si Liubert, pero isinugal ko buhay ko. Gusto ko lang lumabas ang katotohanan. Bagamat walang problema sa akin pamilya,
Dahil ang kanilang, ang karamihan ng biktima ngayon ng human trafficking, mga magaganda. Eh, sa pamilya ko, wala naman ata maganda. Mga endangered kami, oy. Kaya walang kukuha nito. Mga walang hiya kayo. Eh, makapakalinaw yun eh. Eh, sasabihin pa naman eh. Sus, Ginoo ko. Eh, tinan nyo. Eh, sabi niya, kasi natutulala si Liubert. Sa totoo lang, si Liubert dumaing sa akin eh. Nung nandoon pa siya sa kulungan. Sir, sa totoo lang, pag pinainom nila ako ng kape, pagtapos nang uminom ako ng kape, natutulala ako. Sabi ko, baka drugs na yun. Baka susunod nilang anuhin, ipapadrug test ka. Sabi niya, gusto ko nga magpadrug test eh, para malaman kung yung pinainom nila sa akin kape, eh, may halo yun. Alam niyo po ba, na yung kanilang mga asset, puro may mga record yun. Pati yung si Nicole, may record drugs yun. Kaya, sorry lang, ilabas ko lang talaga ang katotohanan. Hindi ako katulad ng banderang sinungaling.